binalikan ng bilyonaryong CEO ang kababata niya na dating tumulong sa kanya. Pero napaiyak ang bilyonaryo sa kaniyang nalaman. Magandang araw sa inyo, mga kaserye! Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Salamat, Aking Kababata. Aminado si Raymond na marami ang may ayaw sa kanya. Dahil sa madaming katangian niya na hindi gusto ng karamihan. Bukod sa pagiging lasinggero, ay laman din siya ng iba't ibang kalokohan at gulo. Sa totoo lang, kung nagabayan lang siya ng tama noon, ay hindi naman siya maliligaw ng landas. Lahat kasi ng mga maling ginawa niya ay bunga ng masalimuot na nakaraan. Sa katunayan, madalas siyang kutsain ng mga tao. Dahil dating nagtatrabaho sa bar ang kanyang ina. Sa pagkakaalam niya, nabuntis ito ng dad nitong customer. At siya ang naging bunga nito. Sa kasamaang palad, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makilala ang kanyang ama. Ni nga hindi niya alam ang pangalan nito. Kalaunan, umalis na sa pinagtatrabahuhang bar ang kanyang ina. Ngunit hindi rin siya inaruga nito dahil nagkaroon na ito ng asawa at mga anak. Hindi maganda ang pagtrato ng kanyang amain kaya napagdesisyonan niyang lumayas. Hanggang sa nagpalaboy-laboy siya sa daan. Doon niya nakilala ang mga barkada niya. At tinuruan siya ng mga ito ng maling gawain. Katulad na lang ng paninigarilyo, panggagantiyo at marami pang iba. Sa katunayan, minsan na rin siyang nakulong dahil sa pagnanakaw. Mahirap ang naging buhay niya sa loob ng selda. Dahil palagi siyang pinag-iinitan ng kanyang mga kakusa. Bukod doon, hindi man lang siya dinadalaw ng kanyang ina at mga kapatid upang kumustahin. Sa kabutihang palad, naaawa sa kanyang lalaking ninakawan niya. Kaya inurong nito ang kasong isinampa laban sa kanya. Iyon ang dahilan para unti-unti niyang mapagtanto ang mga maling gawain niya. Hanggang sa napagdesisyonan niyang magbago. Simula nun, nagsikap siya upang iwasan ang mga bisyo niya. Lumayo na rin siya sa mga barkadang nagbibigay sa kanya ng maling impluwensya. Sa ngayon, wala nang inaasahan si Raymond kundi ang kanyang sarili. Nabubuhay na lang siya sa pamamagitan ng pag-angalakal. Mahirap man pero determinado talaga siyang magbago. Nais niya ring paunlarin ang kanyang buhay. Kaya nagpasya siyang bumalik sa pag-aaral. Gamit ang kaunting ipon, ay kaagad siyang nag-enroll sa pampublikong unibersidad. Mabuti na lang, mura lang ang matrikula ng kursong napili niya. Kasabay noon, ipinagpatuloy niya pa rin ang ginagawang diskarte. Sa umaga ay nangangalakal siya ng mga basura. Sa gabi naman ay pumapasok siya sa unibersidad. Simula noon, unti-unting naging maayos ang kalagayan niya. Subalit sadyang hindi perpekto ang mundo. Dahil marami pa rin siyang pagsubok na pinagdaanan. Bukod doon, nilalayuan din siya ng kanyang mga kaklase. Dahil alam ng mga ito ang tungkol sa nakaraan niya. Mabuti na lang may isang naglakas loob na lumapit sa kanya. Ito ay si Luis. Napakabait nito. At halos magkasundo sila sa lahat ng bagay dahil magkaedad lang sila. Hindi lingid sa kaalaman ni Luis ang madilim niyang nakaraan. Pero ni minsan, hindi siya hinusgahan ito. Patuloy na naging maganda ang kanilang samahan hanggang sa naging matalik silang magkaibigan. Tuwang-tuwa talaga siya kay Luis dahil sa labis na kabaitan nito sa kanya. Isang araw, nasa accounting office si Raymond. Nakikiusap siya sa lalaking staff kung pwede siyang mag-promissory note. Maliit lang kasi ang kinita niya sa pangangalakal.
hindi yon sapat upang magbayad ng matrikula. Ngunit hindi siya pinayagan ng staff. Sa halip na maawa sa kanya, nilait pa siya nito. Nakikiusap po ko, sir. Bigyan mo na po ako ng promissory note. Pangako, ipapasa ko pong lahat ng mga pagsusulit ko. Sadyang hindi lang po talaga sapat yung mga kinita ko, kaya hindi po ako makapagbayad ng matrikula. Pangako po, pagbigyan nyo lang po ako ngayon, pipilitin ko pong makapagbayad agad sa lalong madaling panahon. Pamimilit ni Raymond. Pero hindi pa dinaawa kay Raymond ang accounting staff ng school na pinapasukan niya. Bingi ka ba? Di mo ba narinig ang sinabi ko? Hindi kita bibigyan ng promissory note. Mas maigi pang ibigay ko na lang yun sa ibang estudyante kaysa sa pariwarang katulad mo. Masasayang lang talaga kung ikaw pang pagbibigyan namin. Bulyaw nito. Nasaktan naman si Raymond dahil sa narinig. Hindi niya akalain na ang ganitong salita ay maririnig pa niya sa mismong tauhan ng eskwelahan. Sandali lang po, huwag mo kong tawaging ganyan. Dahil matagal na po akong nagbago. Nangihingi lang naman po ako ng pabor, pero hindi mo naman po kailangan nalaitin ako. Saad niya. Naku, hindi mo ako mauuto. Wala nang pag-asang magbago ang isang tulad mo. Di na rin ako magtataka kung bumalik ka sa kulungan. Mariing saad ng staff. Namuo ang luha sa mga mata ni Raymond dahil sa narinig. Batid niya na halos walang naniniwala sa kanya na kaya niyang magbago. Pero hindi pa rin niya maiwasang masaktan sa tuwing nakakarinig ng mga panghusga. Ganun pa man, pinigilan niya kanyang emosyon. Kung ganun, hindi ko na po kayo pipilitin. Lalabas na po ako. Salamat pa rin po. Saad ni Raymond. Iyon lang at dali-dali siyang lumabas ng accounting office. Nadatnan niya ro'n ang best friend na si Luis. Nang mapansin nito ang presensya niya ay agad na nilapitan siya nito. Tol, kumusta? Napagbigyan ka ba ng accounting staff? Pag-aalala nito. Di nga eh. Pero masakit lang. Ininsulto pa niya ako. Sa totoo lang, napikon ako sa mga sinabi niya. Pero hindi ko na lang siya pinatulan. Ang sakit lang talaga na sa kanila ko pa naririnig yung mga ganun salita. Saad ni Raymond habang umiiling. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkadismaya at lungkot. Maging si Luis ay napakamot sa ulo. Ramdam niya ang lungkot ni Raymond. Di bale, ako na lang gagawa ng paraan. Para makakuha ka ng pagsusulit, isasanla ko muna tong relo para may pambayad ka sa matrikula. Saad nito habang itinuro ang relo sa kamay nito. Naku Luis, wag na. Bigay ng nanay mo yung relo na yan. Nakakahiya naman kung pati ikaw madadamay sa problema ko. Pagtutol ni Raymond. Tanggapin mo na ang tulong ko. Kung tutuusin, madali ko namang matutubos to. Ang importante sa ngayon ay makakuha ka ng exam. Kung hindi ka makakapag-exam, talagang hindi ka makakapasa. Kiit ni Luis. Samantalang natulala si Raymond. Tila malalim ang kanyang iniisip. Sige na nga, pero pangako ah, tutulungan kita sa pagtubos niyan. Pasensya ka na talaga pare ah, nadadamay ka pa sa akin, pero tatanggapin ko na yan dahil kailangan na kailangan ko talagang makakuha ng exam. Nahihiya niyang sambit. Sa susunod na natin isipin yan, o siya, pasok na tayo sa classroom. Pagkatapos ng klase natin, pupunta tayo sa pawn shop. Sambit ni Luis. Pagtangulang ang naging tugon ni Raymond at naglakad na siya patungo sa silid-aralan. Habang tumatagal, ay mas lalo pang naging matatag ang pagkakaibigan nila Raymond at Luis. Hanggang sa parang magkapatid na ang turing nila sa isa't isa. Magkasama rin nilang hinarap ang mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Kapag may nangaapi sa kanila, ay palagi nilang ipinagtatanggol ang isa't isa. Naniniwala sila na kaya nilang lagpasan ang kahit anong hirap. Basta ay magkasangga sila. Patuloy na dumaan ang mga taon hanggang nakapagtapos na ng kolehiyo si Raymond at si Luis.
Nang matanggap nila ang kanilang diploma, ay sabay silang naghanap ng trabaho. Nagpasa sila ng resume sa iba't ibang kumpanya. At palagi rin silang nagkakasama sa mga job interviews. Dahil doon, mas lalong lumalakas ang loob nila. Sa kabutihang palad, madaling natanggap sa trabaho si Luis bilang supervisor ng isang grocery. Ngunit, kabaliktaran ang nararanasan ni Raymond. Hanggang ngayon kasi ay wala pa rin kumpanyang tumatanggap sa kanya. Hindi niya mawari kung bakit. Ginagalingan naman niya sa pagsagot ng mga tanong sa interviews. Tinitiyak niya na maganda ang pagkaka-imprinta ng kanyang resume. Subalit hindi yun sapat upang mabigyan siya ng oportunidad. Hanggang sa isang araw, muling sumalang sa interview si Raymond. Katulad ng dati ay ginawa niyang presentable ang sarili. At mas lalo pa niyang hinusayan sa pagsasalita ng wikang Ingles. Sa kabutihang palad, nagtagumpay siyang mapahanga ng HR manager. Kahanga-hangang abilidad mo. Dahil sa sarili mong pagsisikap ay nakapagtapos ka ng pag-aaral. Naniniwala ako na makakatulong ka para mas lalong lumago ang hotel. Saad ng manager. Maraming salamat po. Ibig sabihin po ba ay tanggap na ako? Magiliw na sabi ni Raymond. Gusto kitang bigyan ng pagkakataon pero meron muna akong itatanong sa'yo. Totoo ba yung sinabi ng mga ibang aplikante na dati kang barumbado? At nakulong ka dahil sa pagnanakaw? Bukod doon, nagtatrabaho sa barang nanay mo noon? Pang-uusisa ng manager. Natulala si Raymond dahil sa narinig. Sa lahat ng tanong na ibinato ng HR manager ay yun ang hindi niya napaghandaan. Bigla rin siyang kinabahan. Huminga muna siya ng malalim upang kumalma. Hindi na po ako magsisinungaling. Totoo po ang lahat ng yun, pero lahat po yun ay parte ng nakaraan ko. Hindi ko po yun ipinagmamalaki, pero hindi ko rin po ikinakahiya. Naniniwala po ako na hinubog ako ng mga pinagdaanan ko. Kaya narating ko kung ano man ako ngayon. Tsaka napagtanto ko na po ang mga pagkakamali ko. At hindi ko na po yun uulitin. Pangako ma'am, kapag tinanggap niyo po ko, gagawin ko po ang lahat para makatulong po ako sa kumpanya. Saan niya? Napakamot naman sa ulong HR manager. Naunawaan ko. Pero pasensya ka na, hindi kita maaaring tanggapin. Magiging malaking kasiraan kapag nalaman ng mga tao na may empleyado kaming ex-convict. Kapag nagkataon, baka wala ng guest na pumunta sa hotel. Pasensya ka na pero hindi ka namin matatanggap. Baka pati ako madamay pa sa'yo. Saad nito. Nanlumo naman si Raymond dahil sa narinig. Napagtanto niya kung bakit palagi siyang hindi nakakatanggap sa mga ina-applyan niya. Hanggang ngayon, hinahabol pa rin siya ng kanyang nakaraan. Hindi niya akalain na ito pala ang realidad ng buhay. Nire-respeto ko po ang desisyon mo. Mabuti pa po, alis na ako. Saad ni Raymond. Pagkatapos niyang magsalita ay tumayo siya mula sa kinauupuan saka nagmadaling umalis. Hindi na niya hinintay ang sasabihin ng manager. Pagkalabas ng hotel ay agad siyang sumakay ng jeep. At pagkalipas ng ilang minuto ay tuluyan na siyang nakarating sa inuupahang bahay. At doon niya pinakawalan ang emosyon na kanina pa pinipigilan. Maya-maya, naisip niyang kunin ang kanyang cellphone. Saka tinawagan ng kaibigang si Luis. Mabuti na lang agad itong sumagot. Hello, Tol. Bakit napatawag ka? Tanong ni Luis mula sa kabilang linya. Pasensya ka na kung naistorbo kita. Wala kasi akong mapaglabasan ng sama ng loob. Saan ni Raymond? Ayos lang yun. Ano bang nangyari? Pang-uusisa ni Luis. Nalulungkot lang kasi ako kapag nalalaman ng mga employer na nakulong ako noon. Parang natatakot na sila sa akin. Ayaw nila akong pagkatiwalaan na. Saad ni Raymond habang madilim ang mukha.
Mula sa kabilang linya ay maririnig ang pagbuntong hininga ni Luis. Pambihira naman sila. Hindi nila dapat ginagawa yun. Diskriminasyon ang ginagawa nila sa'yo at maling-mali yun. Inis na saad nito. Tama ka, pero wala naman akong magagawa kundi tanggapin ang desisyon nila. Saad ni Raymond. Dibale, naniniwala ako na balang araw ay merong employer na magtitiwala sa'yo. Basta huwag kang paghihinaan ng loob, ha? Sambit ni Luis. Pilit nitong pinagaan ang loob ng kaibigan. Napangiti naman si Raymond dahil sa narinig. Tama ka. Salamat, ha. Dahil sa sinabi mo, bumalik ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Saad niya. Wala yun. Para saan pat naging magkaibigan tayo? O siya, bababa ko na to. Nasa trabaho kasi ako ngayon. Baka makita ako ng boss ko. Saad ni Luis. O sige, di na kita istorbohin. Saad ni Raymond. Iyon lang at pinatay niya na ang cellphone. Maya-maya, kumuha siya ng isang basong tubig at nilagok iyon. Pagkatapos ay muli niyang kinalikot ang kanyang cellphone. Binuksan niya rin ang kanyang social media account. Nagbabakasakali siya na makakita ng job posting. Ginawa niya yun hanggang sa hindi niya namalayan ang pagsapit ng gabi. Ngunit bigo pa rin siyang makahanap ng trabahong pasok sa kanya. Isang umaga, habang nasa kusina, ay humigop ng mainit na kape si Raymond. Maya-maya, narinig niya na may kumakatok sa pinto ng bahay. Nagtaka siya kung sino yun. Samantalang wala siyang inaasahang bisita. Ganun pa man, pinagbuksan niya pa rin ito ng pinto. Tumambad sa kanyang harapan ng isang matandang lalaki. Bahagya siyang napailing dahil parang kamukha niya ito. Magandang araw po. Sino ka po? At ano pong kailangan niyo? Pang-uusisa niya. Magandang araw din. Ako si Rick. Itatanong ko lang sana kung ikaw ba si Raymond. Sa pagkakaalam ko kasi dito siya nakatira. Saad ng lalaki. Ako nga po. Ano pong kailangan mo sa akin? Samantala, biglang gumuhit ang mga ngiti sa labi ni Ginoong Rick. Dali-dali rin itong niyakap si Raymond. Anak! Sa wakas, nakita na kita. Saad nito. Naluha pa nga ito dahil sa sobrang tuwa. Po, ano pong ibig mo sabihin? Bakit mo ko tinawag na anak? Pagtataka ni Raymond. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Dahil ngayon lang naman niya ito nakita. Dahil ako ang tatay mo. Isa ako sa naging customer ng nanay mo na nagtatrabaho pa lang siya sa bar. Pasensya na kung ngayon lang kita nadalaw. Nung nakaraang buwan ko lang kasi nalaman ang tungkol sa'yo. Sobrang saya ko dahil meron pala akong anak. Walang kaduda-duda. Anak nga kita. Kamukhang kamukha kita. Saad ni Ginoong Rick. Sa halip na magalit ay umaliwalas naman ang mukha ni Raymond. Dahil sa narinig. Ayaw niyang basta-bastang magtiwala. Paano po kayo nakakasigurado na ikaw ang tatay ko? E sa pagkakaalam ko, maraming naging customer si nanay noon. Totoo po na alam ko, ang tatay ko noon ay naging customer ng nanay ko dati. Sambit niya. Pero nakausap ko ang nanay mo nung nakaraang buwan. Siya mismo nagsabi sa akin ng tungkol sa'yo. Nung una nga ayokong maniwala. Pero nung ipadala niya ang larawan mo ay nagulat ako dahil kamukhang kamukha mo ko nung binata pa ako. Pero kung gusto mo, pwede tayong sumalang sa DNA test para makumpirma natin kung magkadugo ba tayo. Sambit ni Ginoong Rick. Sige po, pumapayag po ako. Matatag na sabi ni Raymond. Pagtango naman ang naging tugon ni Ginoong Rick. Saka muling niyakap ng mahigpitang binata. Kahit nag-aalangan ay ginantihan pa rin ni Raymond ang yakap na ginawa nito. Ramdam kasi niya ang magaan na pakiramdam sa piling ng lalaking ito. Kinabukasan ay tuluyan ng sumailalim sa DNA test si Raymond at si Ginoong Rick. Ilang araw silang naghintay ng resulta hanggang sa ipinatawag sila sa laboratory. Ito na po ang resulta ng DNA testing.
mababasa niyo rin po na 90% ang probability na magkadugo talaga kayo. Saad naman ang staff ng laboratory. Kaagad namang tinanggap nila Raymond at Ginoong Rick ang envelope na inabot ng staff. Sabay na gumuhit ang ngiti sa kanilang mga labi nang mabasa ang resulta. Sa wakas, napatunayan ko na ikaw talagang anak ko. Saad ni Ginoong Rick, sabay tapik sa balikat ng anak. Sobrang saya ko rin po dahil natagpuan ko ng tatay ko. Buo na po ang pagkatao ko. Sambit naman ni Raymond. Anak, pinapangako ko na simula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Dadalhin din kita sa bahay ko at bibigyan kita ng maayos na buhay. Mariing sabi ni Ginoong Rick. Opo, sasama po ako sa'yo. Saad ni Raymond. Mabuti naman kung ganun. Liga na, umuwi na tayo sa bahay natin. Sambit ni Ginoong Rick sa kainakayang anak patungo sa garahe. Pagtango lang ang naging tugon ni Raymond. Nagpasalamat muna siya sa staff ng laboratory bago sinundan ang direksyong itinuturo ng ama. Sumakay siya sa magarang kotse nito at bumiyahe sila patungo sa Maynila. Doon kasi nakatira si Ginoong Rick at naroon din ang negosyo nito. Pagkarating ay si Raymond namangha dahil sobrang laki ng bahay ng tatay niya. Puro mamahalin din ang mga nakadisplay ng muebles kaya nailang siyang kumilos. Anak, simula ngayon ay dito ka natitira. Ituring mo to na parang sarili mong bahay. Kapag may kailangan ka, tawagin mo lang mga kasambahay. Saad ni Ginoong Rick. Di ko akalain na sobrang yaman mo po pala. Saad naman ni Raymond. Bahagya namang natawa si Ginoong Rick dahil sa narinig. Hindi lang ako ang mayaman, kundi ikaw din. Ang lahat ng akin, ituring mo na rin sa'yo. Sambit nito. Salamat po, tay. Pero nasan po ang asawa at mga kapatid mo? Tanong ni Raymond. Wala akong asawa. At ikaw lang ang nag-iisa kong anak. Hindi ko kasi nabigyan ng atensyon ang pagkakaroon ng pamilya noon dahil masyado akong naging abala sa pagkatrabaho. Sambit ni Ginoong Rick. Di bali, nandito naman po ako. Pangako, magiging mabuti po akong anak. At aalagaan kita hanggang sa magiging uugod-ugod ka po. Saad ni Raymond habang hinihimas ang likod ng ama. Nakakatuwa namang marinig yan, anak. Pero magkwento ka naman, kumusta ba ang naging buhay mo habang lumalaki ka? Pang-uusisa na Ginoong Rick. Biglang napalunok ng sariling laway si Raymond. Hindi niya alam kung paano ilalahad ang totoo. Napansin naman yon ni Ginoong Rick kaya nag-alala ito. Oh, ba't di ka nagsasalita? May nasabi ba akong mali? Pagtataka nito. Tay, hindi ko po alam kung matatanggap mo ako. Pero gusto kong aminin ang totoo po. Isa po akong ex-convict na nakulong po ako dahil sa pagnanakaw. Simula kasi nung bata ako, pinabayaan na ako ni nanay. Tumayo po ako sa sarili kong mga paa. At napilitan po akong magnakaw upang makakain. Bukod dun, palagi rin po akong nasasangkot sa gulo noon. Pero nagbago na po ako. Nangako ko sa sarili ko na hindi ko na uulitin yun. Pagtatapat ni Raymond. Habang nanginginig ang boses, nanlaki naman ang mga mata ni Ginoong Rick dahil sa nalaman. Hindi ko alam na marami ka palang pinagdaan ang pagsubok sa buhay. Patawarin mo ako, anak. Kung mas maaga lang sana kitang nakilala, hindi mo mararanasan ang lahat ng yun. Paumanhin ito. Ibig po bang sabihin, hindi ka dismayado sa akin? At handa ka pa rin tanggapin ako? Saad ni Raymond. O naman, kung tutuusin, ako nga ang may atraso sa'yo. Dahil napabayaan kita. Saad ni Ginoong Rick. Gumuhit naman ang ngiti sa mga labi ni Raymond.
Kalimutan na po natin yun. Ang mahalaga, magkasama na po tayo. Sambit niya. Tama ka. At sana, anak, patawarin mo na rin ang sarili mo sa mga nagawa mo noon. Tandaan mo, hindi ka pwedeng mabuhay lang sa nakaraan. Sambit ni Ginoong Rick. Opo, pangako po yan. Saad ni Raymond. Saglit pa siyang nakipag-usap sa kanyang ama hanggang sa lumalim na ang gabi. Maya-maya inhatid na siya nito sa kanyang kwarto. At muli siyang nalula dahil sa sobrang laki nito. Napakalambot din ang kutsyon kaya komportable itong higaan. Kaya kagaya ng ipinangako ng ama ni Raymond ay bumawi ito sa kanya. Dahil doon, unti-unti niyang naranasan ang magandang buhay. Nakakapagsuot na siya ng mga mamahaling damit at sapatos. Nagkaroon na rin siya ng magarang kotse. Bukod doon ay napakabait din talaga ng kanyang tatay. Ramdam niyang wagas na pagmamahal nito. Kalaunan, binigyan siya nito ng posisyon sa kanyang kumpanyang pagmamay-ari nito bilang marketing head. Nagulat nga siya dahil mataas agad ang posisyon niya. Samantalang noon, hirap siyang makahanap ng trabaho. Totoo nga ang kasabihan, nabilog ang ikot ng mundo. At ngayon ay siya naman ang nasa itaas. Nais niyang patunayan na karapat dapat siya sa kanyang posisyon kaya pinag-igihan niyang pagtatrabaho. Dahil doon labi siyang naging abala hanggang sa unti-unti siyang nawala ng komunikasyon sa mga dati niyang kasama. Pati na rin sa kanyang best friend na si Luis. Ang huling balita niya dito ay nagpakasal ito at bumuo ng sariling pamilya. Ngunit hindi man lang niya nakilala ang asawa at mga anak nito dahil hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na makabalik sa Tarlac. Patuloy na dumaan ang mga taon hanggang sa tuluyan nang ipinagkatiwala sa kanya ang pamamahala ng kumpanya. Nakapagpundar na rin siya ng mga sariling ari-arian. Tuluyan na siyang naging asensado. Kung titingnan mo nga siya ay respetado na ang dating niya. Hindi na mababakas na dati siyang basagulero at ex-convict. Sa kabila nun, nanatili pa rin siyang mapagkumbaba. At hindi siya nanguhusga ng kapwa dahil minsan na niya yung naranasan. Isang araw, hindi muna siya pumasok sa trabaho. Sinamahan niya kasi si Ginoong Rick sa check-up nito. Sa ngayon, 71 taong gulang na ito. Marami na itong nararamdamang komplikasyon at nakasakay na lang ito sa wheelchair. Meron na rin itong personal nurse. Tay, andito na po tayo sa bahay. Nagugutom ka po ba? Magpapahanda po ako ng pagkain sa mga kasambahay. Malumanay na sabi ni Raymond. Ayos lang ako. Gusto ko nang umakyat sa kwarto ko para magpahinga. Sambit ni Ginoong Rick. Sige po, dadalhin po kita ron. Saad naman ni Raymond. Pagkatapos niyang magsalita ay sinenyesan niya ang personal nurse na tulungan siya sa pagbubuhat sa kanyang ama. Agad naman itong sinunod ang utos niya. Pagkarating sa kwarto ni Ginoong Rick ay inalalayan niya itong humiga sa kama. Kinumutan niya rin ito upang hindi ito lamigin. Tay, ang personal nurse mo na po ang bahala sa'yo. May kailangan lang po akong asikasuhin. Saad ni Raymond. Sige. Saad naman ni Ginoong Rick. Pagtangu naman ang naging tugon ni Raymond. At tinitigan ng maigi ang kanyang ama. Dang matiyak na maayos ang lagay nito ay lumabas na siya ng kwarto. Nagtungo siya sa study room upang magbasa ng business proposal. Madalas niya kasing iuwi sa bahay ang kanyang trabaho. Isang araw, habang nasa kumpanya ay inoobserbahan niya ang mga empleyado. Nais niyang matiyak kung tama ang ginagawa ng mga ito. Hanggang sa nabaling ang atensyon niya sa isang pamilyar na babae. Kung hindi siya nagkakamali ay Lina ang pangalan nito. At dati niya itong kalugar nung mahirap pa lang siya.
Nais niyang makumpirma kung tamang hinala niya kaya nilapitan niya ito. Nina, kau ba yan? Tanong niya. Napansin naman ang babae ang presensya niya. At agad itong ngumiti. Oo, ako nga to, Raymond. Pumbira, ang tagal na natin hindi nakita. Ano nga palang ginagawa mo rito? Magiliw na tanong nito. Ako ang CEO ng kumpanyang to. Mapagkumbabang saad niya. Talaga? Paano nangyari yun? Pagkabigla ni Lina. Mahabang kwento eh, pero nakilala ko na kung sino ang tunay kong ama. At pinamahan niya sa akin ang kumpanya. Paglalahad niya. Nakakatuwa naman kung ganun. Pasensya na nga pala kung di ko alam na ikaw ang CEO ng kumpanya. Baguhan pa lang kasi ako rito. Mula sa Tarlac ay nakipagsapalaran ako rito sa Maynila. Nagbabakasakali ako na magkaroon ng magandang buhay. Paumanhin ni Lina. Ayos lang yun. Pero may balita ka ba tungkol kay Luis? Ilang taon ko na kasi siyang hindi nadadalaw. Di ko na rin makontak yung number at social media account niya. Sambit na Raymond. Dumilim naman ang mukha ni Lina. Sa totoo lang, nakakaawang kalagayan ng kaibigan mo. Hirap-nerap na siya sa buhay at ang pamilya niya. Pagkukwento nito. Ha? Paano nangyari yun? Di ba magandang trabaho niya? Pagkagulat ni Raymond. Tama ka. Pero bigla na lang siyang natagal sa pagiging supervisor. At di na siya nakahanap ng trabaho kahit kailan. Hindi ko nga alam kung anong nangyari. Mabuti pa siya na lang ang tanungin mo tungkol doon. Sige, ayusin ko lang ang schedule ko para makapunta ako sa kanya. Saad ni Raymond. Sana matulungan mo siya para maging maayos ang buhay niya. Saad ni Lina. Oo, pangako. Gagawin ko yan dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya. Sabi ni Raymond. Mabuti naman kung ganun. O siya, balik na ako sa trabaho ha. Marami pa akong gagawin eh. Sambit ni Lina. Sige. Maikling tugon naman ni Raymond. Pagtangulang naman ang naging sagot ni Lina. Matapos nang tumalikod na ito saka nagtungo sa cubicle nito. Samantala na iwang tulala si Raymond. Hindi pa rin siya makapaniwala na may matindi palang pinagdadaanan ng kaibigan. Bahagya siyang nainis sa sarili dahil hindi man lang niya ito nagawang dalawin. Kaagad niyang tinawag ang kanyang sekretarya. Inutusan niya itong gawing bakante ang schedule niya sa susunod na linggo. Naging maagap naman ito at sinunod niya ang utos. Determinado si Raymond na tulungan ang matalik na kaibigan kaya agad siyang nagsagawa ng plano upang mapaunlad ang buhay nito. Naggrocery din siya ng mga pagkain upang ipaabot sa pamilya nito. Ipinagpatuloy niya yun hanggang sa dumaan ang mga araw. At bumiyahin na siya patungo sa Tarlac. Hindi niya alintana kahit hinahanap siya ng mga kliyente. Sa pagkakataong ito, mas importante ang kaibigan niya. Pagkatapos ng mahabang biyahe ay tuluyan na siyang nakarating sa address ng kaibigan. Habang bumababa sa kotse ay nanlulumo siya. Napansin niya kasi na sobrang luma na ng tinitirhan ni Luis at ng pamilya nito. Huminga muna siya ng malalim saka naglakad papalapit sa bahay nito. Itinaas niya ang isang kamay sa kamarahang kumatok. Kaagad namang bumukas ang pinto. At tumambad sa kanyang harapan si Luis. Bumilis ang tibok ng kanyang dibdib nang muling makita ang kaibigan. Gusto sana niyang umiti, pero bigla yung napawi dahil napansin niya na napakapayat nito at maputla ang kulay nito. Luis, anong nangyari sa'yo? Nanlulumong saad niya. Nahabag siya para sa kaibigan. Oo, ako nga to. Kumusta ka na? Ang gara ng suot mo ah. Mukhang totoo yung nabalitaan ko na mayaman ka na. Saad ni Luis.
Matamlay ang itsura nito pero pinilit nitong umiti. Tama ka nga. Nakilala ko na kasi ang tatay ko. Pasensya ka na kung hindi ko yung nakwento sa'yo at bigla na lang akong nawala. Naging mabilis kasi ang mga pangyayari. Sobrang dami kong inasikaso. Saad ni Raymond. Ayos lang yun. Masaya nga ako para sa'yo eh dahil natupad mo na ang mga pangarap mo. Sambit ni Luis. Oo nga, ano palang nangyari? Maganda naman ang trabaho mo, Rate. Pero paano na uwi sa ganito ang estado ng buhay mo? Mariing tanong ni Raymond. Namuo ang mga luha sa mga mata ni Luis. Dahil sa narinig. Nagpakawala muna ito ng buntong hininga bago nagsalita. Nagkaroon ng malubang sakit ang panganay kong anak doon. Kapag hindi siya naoperahan sa lalong madaling panahon ay mamamatay siya. Sinubukan kong humingi ng tulong, pero walang nagpautang sa akin. Tarantang-taranta na ako noon. Di ko alam ang gagawin hanggang sa napilitan akong kumapit sa patalim. Napilitan akong pagnakawan ng kahan ng grocery store na pinagtatrabahuan ko. Sa pamamagitan ng perang ninako ko, naoperahan ang anak ko. At gumaling siya. Pero nahuli ako ng may-ari ng grocery store. Di ko kasi alam na mayroong nakatagong CCTV sa ilalim ng kaha. Mabuti na nga lang, naawa sa akin ang amo ko. Kaya hindi siya nagsampa ng reklamo laban sa akin. Pero tinanggal niya ako sa trabaho. Sinubukan ko mag-apply sa iba. Pero nasira ang reputasyon ko kaya wala nang gustong magtiwala sa akin. Mahabang pagkukwento nito. Natulala naman si Raymond dahil sa nalaman. Mali ang ginawa mo pero hindi kita hinuhusgahan. Higit sa lahat, ako ang dapat mas makaintindi sa'yo. Huwag kang mag-alala. Andito na ako. Pangako, tutulungan kita para makapagsimula ka ulit. At hindi na ulit kita papabayaan. Bibigyan kita ng magandang trabaho sa kumpanya namin ng tatay ko. Handa ako rin paaralin ang mga anak mo. Sambit niya. Talaga? Gagawin mo yun? Hindi makapaniwalang saad ni Luis. Oo naman. Inunawa at inulungan mo ako nung ako ang nangangailangan. Sa pagkakataong to, ako naman ang aagapay sa'yo. Basta, huwag mo nang uulitin ang ginawa mong pagnanakaw, ha? Saad ni Raymond, sabay tapik sa balikat ng kaibigan. Pangako yan. Gusto ko nga palang magpasalamat dahil maaasahan ka talaga. Kahit mataas ng antas mo sa buhay, hindi mo pa rin ako kinalimutan. Saad ni Luis. Pwede ba naman yun? Eh, ikaw ang best friend ko. Saad ni Raymond. Tumango naman si Luis habang nakangiti. Katulad ng dati, tayo pa rin ang magkasangga sa lahat ng bagay. Sambit nito. Ganun nga. At parehas tayong aangat. Hindi tayo mag-iiwanan. Pagsang-aya ni Raymond. Pangako, hindi ko sasayangin ang oportunidad na ibibigay mo. Siya nga pala, gusto mo bang pumasok sa loob para doon na natin ituloy ang pagkikwentuhan? Saad ni Luis. Oo, gusto ko na rin makilala ang asawa at mga anak mo. Sambit ni Raymond. Kung ganun, halika. Paanyaya ni Luis. Pagtangu naman ang naging tugon ni Raymond saka sinundan ang direksyong itinuturo ng kaibigan. Pagkapasok sa loob ng bahay ay ipinakilala siya ni Luis sa pamilya nito. Tuwang-tuwa naman siya nang makita ang mga anak nito at agad niya itong kinarga. Mabuti na lang mabilis na naging komportable sa kanya ang mga bata. Kagaya ng kanyang ipinangako ay binigyan niya ng magandang posisyon ang kaibigan. Niyaya niya rin si Luis at ang pamilya nito na lumipat sa Maynila. Bumili pa nga siya ng bahay para sa mga ito. Buong puso naman tinanggap nito ang lahat ng tulong na ibinigay niya. Hindi naman inabuso ng mga ito ang kabutihan niya. Sa katunayan, nahihiya pa nga ang mga ito sa kanya. Kasabay noon, patuloy niyang ginabayan si Luis. Tinuturuan niya ito ng mga tamang gawain bilang operation manager ng kumpanya. Palagi naman itong nakikinig sa mga payo niya.
hanggang sa unti-unti na itong naging bihasa sa posisyon nito. Napakasaya na ng puso na Raymond dahil unti-unti niyang nakikita ang pag-unlad ng kaibigang si Luis. Ganun pa man, patuloy pa rin niya itong ginagabayan. Kapag humihingi ito ng tulong ay hindi siya nag-aatubiling pagbigyan ito. Kalaunan, ipinakilala niya rin si Luis sa kanyang ama. At mabilis namang nagkasundo ang dalawa. Samantala, nang malaman ng mga taong nang apis sa kanyang estado ng buhay niya ngayon, ay naglaway ang mga ito sa inggit. Pero hindi yun naging dahilan para umangat ang mga paa niya sa lupa. Ang importante lang naman ay napatunayan na hindi hadlang ang kanyang nakaraan upang maging maunlad ang kanyang buhay. Ang lahat ng tao ay may pag-asang magbago. Masasabi niya na napakasaya ng kanyang puso dahil nakamit na niya ang mga pangarap niya. Ngunit patid niya na meron pa siyang kailangang gawin. Kalaunan, napagpasyahan niyang magtungo sa bahay ng kanyang nanay at ng bago nitong pamilya. Ngunit pagkarating niya ron ay bigla siyang nakaramdam ng matinding kaba kaya hindi niya magawang kumatok sa pinto. Bagkos nagtago lang siya sa ilalim ng puno. Maya-maya, nakita niya na lumabas ng bahay ang kanyang ina na si Aling Abby. Magtatapon kasi ito ng basura. Nais niya sanang ipagpatuloy ang pagtatago. Ngunit hindi niya akalain na mapapansin ito ang presensya niya. Kaagad din siyang nilapitan ito. Raymond, bakit ka nagtatago dyan? Tanong ni Aling Abby nang makalapit sa anak. Napailing naman si Raymond. Napilitan din siyang lumabas mula sa pinagtataguan. Nay, napadalaw lang po ako dahil gusto kitang kumustahin. Saad niya habang nahihiya ang boses. Ayos lang naman ako. Ikaw, mukhang maganda na ang kalagayan mo. Natutuwa ako dahil kinalala ka ng ama mo. Saad ni Aling Abby. Masaya rin po ako. Gusto ko nga po palang personal na magpasalamat dahil ipinagtapat mo sa kanyang tungkol sa akin. Bukod dun, ibibigay ko rin po ang checking to. Alam ko na makakatulong to sa'yo at sa mga kapatid ko. Saad ni Raymond. Di na kailangan. Sapat na sa akin na maayos ang relasyon mo sa ama mo. Ginawa ko yun dahil gusto kong makabawi sa pagiging pabaya kong ina. Pasensya na, dahil kinahiya kita noon. Di man lang kita nagabayan ng mga panahong kailangan mo ko. Emosyonal na sabi ni Aling Abby. Nay, matagal na po kitang napatawad. Sige na po, tanggapin mo po itong cheque. Gusto ko po talagang makatulong sa inyo, lalong-lalo na sa mga kapatid ko. Kahit hindi ako malapit sa kanila, nais ko pong gampanan ang pagiging kuya sa kanila. Matagal ko na po itong pangarap na gawin, ang matulungan ang mga magulang ko. Di man ang perpekto ng relasyon natin bilang magnanay, pero hindi ko pa din po kayo kakalimutan. Giit ni Raymond. Huminga muna ng malalim si Aling Abby bago nagsalita. Sige, tatanggapin ko to para sa mga kapatid mo. Mabuti pa, pumasok ka sa loob para makausap mo sila. Saad nito. Huwag na po. Tiyak, magagalit lang ang asawa mo at mag-aaway na naman kayo. Sapat na po sa akin na nagkaayos tayo. Kailangan ko na rin umalis. Mag-iingat po kayo palagi, Nay. Pagtanggi ni Raymond. Sige, hindi na kita pipilitin. Mag-iingat ka din, anak. Maraming salamat talaga sa iyo, Raymond. Anak. Sambit ni Aling Abby. Pagtango naman ang naging tugo ni Raymond. At sa unang pagkakataon ay niyakap niya na ng mahigpit ang kanyang ina. Ginantihan naman ito ang ginawa niya. Pagkatapos nun ay agad siyang umalis. Sa ngayon, tuluyan nang nabunot ang tinik sa puso ni Raymond. Hindi man siya nagkaroon ng perpektong buhay, ay masaya pa rin siya dahil marami siyang natutunan. At ito ang ginamit niyang sandata upang malagpasan ang mga iba pang pagsubok na darating sa buhay niya. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Raymond.
Sa kwentong ito ay ipinapaalam na madami man tayong mga pinagdaanan sa buhay at kung may mga nakaraan man tayong hindi maganda, huwag tayong panghinaan ang loob na lumaban. Ang pangarap ay pinagpapaguran at pinagsisikapan, hindi sinusukuan. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Salamat, Aking Kababata.